Kumusta KSF mga kaibon? Good morning sa inyo lahat. Samahan nyo ako para sa ating ika-3rd road training. Anong pang hinihintay nyo? Tara na! Okay mga ka-SF, ito yung ika-3rd road train. Yan. Bali. Yan. Okay mga ka-SF, na-load na natin. Pakarga na natin sila sa sak-sak-sak. Yan. Okay mga ka-SF, mga kibon. Basket na sila. Okay, so 3rd road train natin. On the way na tayo sa area. Update ako pagdating natin dun sa release site. Drive muna ako mga ka-SF, mga ka-ibon. Good morning sa inyo ulit. Siguro mga 2 kilometers drive. Nandun na tayo sa area. Alright. Pag-alam ko si sumulong yata ito. Papunta ito ng Antipolo Church. Okay. Okay mga ka-SF, nandito na tayo sa Antipolo. Bali, ang distance na ito is less than 10 kilometer air distance from my log. So makakapag-toss lang tayo within this area, then isang bato ng morong at pililya, all set na tayo. Okay. Okay. Release time is 8:10. Okay, check natin kung meron pang laman. Dami pa. Okay. Magandang mga landmarks to kasi yung area open. Saka pag umangat na ibon dito, kitang-kita yung mga landmarks nila sa baba. Okay. Yeah, isang ano to, Robinson's Antipolo. Air distance na ito is less than 10 kilometers mga ka-SF. So January 3, ano na namin, bali stamping ng mga youngbird. Pero hindi muna ako sasabay. Alright, yan mga ka-SF. Wala nang laman. Okay, pwede na tayong bumaba. ka-SF, ayun yung mga ibon natin. Yung direction nila ngayon, iikot-iikot sila pababa na. Yan, kasi ang bungad yan yung pinaka-lake. Yan, so bababa na sila. Pagka nakuha na nila yung kanilang area, nung na-navigate na nila, bababa na yan. Yan. Oh, kung makikita pa ng video yung zoom, no? Sinum na natin mga ka-SF, nandun yun sa dulo. Bungad yan. Ang bungad yan, kitang-kita na yung pinaka-lake. So bababa na yan sila.
Okay. So paano mga ka-SF? Hindi ko na talaga makita, hindi na kaya ng zoom natin. Okay. Okay mga ka-SF, mga kibon. So yun lang ang pinaka update ko dito ngayon. Ika third toss natin. So yun lang, bali napaka-importante ng marking sa ibon, lalo na pagka nagro-routing tayo. Pagka nagro-routing tayo, dapat hindi natin sila bibiglain, no? Para pagka binitawan natin sila, bawat laktaw natin sa isang lugar, lalo na mataas, ang laking bagay yan. Kasi pagka nasa taas sila at pauwi na sila, yung routine nila na ganyan, pagka nakita nila yung lugar na yan, parang breakaway nila, no? Pag ang ibon natin nakikita yung mga landmarks. Okay, so paano mga ka-SF? Una na ako at update na lang ako pagdating ko ng loft. Okay, pabalik na tayo ng loft. Ayan, so napitawan natin sila, parang mga 8-10 yata, parang ganyan. Amaya check ko sa ano, sa video kung anong oras. Okay, type na tayo mga ka-SF. Mga ka-SF, mga ibon, nandito na tayo sa Marcos Highway. Sana pagdating natin, nandun yung mga ibon natin, naghihintay na, no? Although kasi ang pag-compute ng kanilang flying time, lalo na pagka mga ganito, 1 kilometer per 1 minute yan. So kung ang low air distance natin is sabihin na natin less than 10 kilometer, dapat within 10 minutes nasa bahay na sila, sa loft na sila. Yun lang mga ka-SF. So yun ang pinaka standard, hindi sila bababa ng basta maximum. Mas maganda kung 1.5 pataas, or mas mas malaki yung kinakain nilang distance than dun sa kanilang flying time. Okay, so paano mga ka-SF, update na lang ako pag nandun na tayo sa loft. Okay, away na tayo mga ka-SF sa ating loft. So again, ang purpose ng pagbibigay natin ng road train is mapamiliarize sila sa lugar at magkaroon sila ng mga landmarks, tsaka yung kanilang ugali, no? Maminimize natin yung maging makulit, no? Para at least pagka yung routine nila sa kanilang training box, alam na nila pagka kinarga natin sila, dapat tahimik na sila, no? Ayan. Kasi pagka ang ibon natin masyadong maligaling, pagkulpihan, ako masistress ang ibon natin. So pagka ganyan ang ibon natin, sobrang makulit, naaway, dapat bigyan natin siya ng separate box, kasi masistress yung mga ibang ibon natin, lalo na kung ang training box natin hindi naman ganun kalakihan. Pero sana, no, magawa natin ng paraan na makapag provide pa tayo ng additional training box para hindi naman mas stress yung ibon natin. Okay, so nandito na tayo, malapit sa area. Welcome Marikina City. Okay. Okay mga ka-SF, mga ka-ibon, as of 8:40, nandito na tayo sa loft. Andiyan na sila. Okay, so far so good. Maganda naman ang condition nila, no? Pag umuwi sila, hindi sila parang ano, toxic. Ito yung isa natin off color. Alright, mamaya-maya head count tayo kung ilan sila. Alright, so yung iba nandyan, nandun sa kabilang bahay yan. Alright, mga ka-SF, mga ka-ibon, ito yung patukan natin. Ordinaryong flyer mix lang yan. Okay, pero nagdagdag ako ng mais para mas may power sila. Taasan natin yung cargo. Tapos ang pinaka binder ko yung ating peanut oil. Okay, para mas malakas ang energy nila.
may reserve energy. Okay? Alright, ito yung mga ibon natin. Yung ibang ibon natin nasa labas pa, mga KSF. Pero pagka nag-calling na tayo, magpapasokan na yan. Okay, so paano mga KSF, mga ibon? Update na lang ako ulit sa next road train natin para sa ating ika-fourth road train. So paano mga KSF, thank you ulit sa pagsubaybay and more blessings sa inyo. Okay.